Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang-magandang umaga sa ating lahat. Nagbabalik muli ang inyong tutor sa MTV MLE Ikatlong Baitang Tagalog. O ako, si Ginoong Alvin, ang inyong magiging tutor. Paalala, ang ginagamit po natin na module ay ang Pivot mula sa Calabarzon. Kumusta na kayo mga bata? Naalala niyo po ba ako? O naaalala pa ba ninyo ang ating mga aralin noong nakaraang ikalawang markahan? Diba, tinalakay natin ang mga iba't ibang tayutay? Pero ngayon, sa ikatlong markahan, marami tayong tatalakayin muli. Hindi lamang yung tinatawag nating tayutay, marami pang mga ibang kaalaman. So bago tayo magsimula, babatiin muna natin ang mga nasa online. Ayan. So kanina, ang pinakauna na nag-comment, sabi niya, "Hello DepEd, andiyan dyan si Ethan." Ethan Sakari po yata yun. Hindi ako nagkakamali. Magandang-magandang umaga sa'yo. Siyempre, binabati rin natin si Ginoong Sir Nelson Limot. Magandang umaga po. Siya ay nanunood mula sa Talabe Elementary School. At magandang umaga rin po sa inyong mga teaching force dyan. At siyempre, binabati rin natin si Chloe, Maria Teresa, Monique. Magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, binabati natin ang mga magulang, ang mga guro,
At syempre, ang mga mag-aaral ng ikatlong baitang nakatutok sa atin sa araw nito. O paano? Simulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Ayan. So ngayon, ating tatalakayin ang panibagong aralin dito sa MTB MLE Ikatlong Baitang Tagalog. Nakikita ba ninyo kung ano ang mga nasa larawan? Ayan. Sa ating mga mag-aaral, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang, kay ate, kay kuya, sabi natin diyan si tita, si tito, para i-type ang inyong mga nakikita. O kaya naman, ay kayo na mismo kung alam ninyo kung paano gumamit ng cellphone. Ilagay lang yan sa comment box. Ayan, so binabati natin si John Wayne Oliver mula sa Kalumpit Central. Grade 3 siya. Hello! Andiyan din si Chinchin Gutierrez, Jenny Sanchez Olis, magandang umaga. Ayan, sabi ni Angelita Diario. Tama, di ba? May nakikita tayong iba't ibang diario. Ano pa? Ano pa ang inyong nakikita? Siyempre, pag by diario, ano pa yung nakikita ninyo? May nakikita tayong mga nagbabasa. Diba? Nagbabasa ng diaryo. Ayan, may dalawang mama na nagbabasa ng diaryo. Ngayon, bakit ka nga ba nagbabasa ng diaryo? Ano yung pangunahin mong layunin? Bakit ka nagbabasa ng diaryo? Ayan, isulat nga ninyo kung ano ang dahilan bakit kayo nagbabasa ng diaryo. Ayan, binabati natin si Alberta Almonte. Magandang umaga sa'yo. Iyon, magandang umaga. Sandilay, magandang umaga. Ayan, sabi rito ni Jonas Galing, para sa balita. Tama. O, sabi ni Rihanna Flores, para sa news. Sabi ni Karel, para po malaman ang balita. Para malaman ang nangyayari sa bansa, sabi ni Maylene. Tama, di ba? Tayo ay nagbabasa ng diaryo upang malaman natin ang iba't ibang bagong balita o para makalap natin ang pinakabagong impormasyon na tungkol sa nangyayari sa ating bansa o kaya naman ay maaaring sa ibang bansa. O maari rin tayo ay gustong kumuha ng impormasyon tungkol sa nakaraang laro ng basketball o kaya ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao sa boxing, o gusto rin natin maglibang. Bakit? Ano mga sinasabi natin gusto natin maglibang? Di ba meron tayong mga sinasagotang crossword puzzle at kung ano-ano pa sa dyaryo. Ayan, ito ang iba't ibang dahilan. Kung ikaw man ay nagbabasa ng dyaryo dahil sa iba't ibang dahilan, maaaring ikaw ay gustong maglibang, kumuha ng impormasyon, kunin ang pangunahing balita, sabi ni James Bryant Hernandez, di ba? Marami kang pwedeng gawin sa dyaryo. Ngayon, dito sa ating aralin sa una at ikalawang linggo, ang aralin 1 at aralin 2, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang pagtukoy sa mga bahagi ng pahayagan at pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan, sabi, maganda itong sinabi ni Joey, para makakalap ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid at masubaybayan po ang mga nakaraang pangyayari. Tama ka, Joey Hambre Bonilla. Ang galing-galing mo. Napakagaling ng bata. Okay, ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Mga bahagi ng pahayagan. Alam mo ba kung ano-ano
ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Ayan, titignan nga natin kung meron kayong mga alam sa iba't ibang bahagi ng pahayagan. Alam nyo ba? Alam nyo bang tukuyin kung ano-anong mga bahagi ang mga ito? Kung hindi pa ninyo alam, ngayon, ito ang tamang pagkakataon upang pag-aralan natin ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Alam ba ninyo na maraming bahagi ang pahayagan? Ayan, iisa-isahin natin, ha? Sabi rito, nakakita ka na ba at nakapagbasa ng pahayagan? Ano-ano ang mga bahaging meron ang isang dyaryo? Tignan mo ang mga ito at ang impormasyong matatagpuan sa bawat bahagi. Sabi ni Bebe Nasgatama, editorial, nakapagbasa siya ng dyaryo at meron siyang alam na bahagi, editorial. Sabi ni Chandili, classified ads. Ayan, titignan natin kung yung mga yan na nabanggit ay nasa bahagi ng pahayagan. Sabi rito, ano nga ba ang pahayagan o tinatawag natin dyaryo? Sabi rito, ang pahayagan o dyaryo ay isang mabuting sanggunian sa pagkuha ng mga impormasyon. Bakit kaya mabuting sanggunian sa pagkuha ng impormasyon? Dahil ang dyaryo at pahayagan ay walang sinasabing false news. Okay, o maling impormasyon. Ang dyaryo at pahayagan, puro ito mga impormasyong makabuluhan. At impormasyon ay pawang totoo at hindi pawang kathang isip. Excuse ha? Kaya naman masasabi natin ang mga impormasyon sa dyaryo at pahayagan ay masasabi nating totoo at tunay. Mababasa mo rito sa sinasabi nating pahayagan at dyaryo ang mga napapanahon at sariwang balita hindi lamang sa loob ng ating bansa kung hindi pati na rin sa karatig nating bansa at hindi lamang yan o mga balita na nangyayari sa buong daigdig. Nagtataglay rin ito ng iba't ibang mahalagang detalye tungkol sa iba't ibang paksa. Ayan. Ngayon, sabi rito ni Lisa Malbar, ginang Lisa Malbar, tamang balita. Totoo. Tama at tunay na balita at ito ay sinasabi nating walang kathang isip. Totoong nangyari, totoong naganap sa ating paligid. Ayan. Talakayin na natin ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Ito ang pamukhang pahina. O sinasabi kanina, may nabasa ako rito. Front page, sinasabi. Tama, front page ang tawag natin dito sa Ingles. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pahayagan dahil dito mababasa ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Kung ikaw ay bibili ng pahayagan o ng tsaryo, ito ang unang tatambad sa iyo. Ito yung makikita mo, ito yung pinakaharap. Ngayon, dito sa sinasabi natin pamukhang pahina, dito nakalagay ang mga pangunahing balita, pinakamainit na nangyari sa ating paligid, national news o kaya ay world news, pinag-uusapan sa mga panahong iyon. Dito nakalagay sa tinatawag nating front page o pamukhang pahina. Siyempre, dito rin natin makukuha ang mga impormasyong talaga nating pinakaabangan ng mga mambabasa. Ayan. Susunod, balitang pandaigdig. May nabasa ako kanina na mayroong sinasabing balitang pandaigdig. Ano kaya itong balitang pandaigdig o world news?
Mababasa rito ang mga balita mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Tama, halimbawa, may kamag-anak ka sa Amerika. Pwede kang magbasa ng mga balita na may kaugnayan sa mga nangyayari sa Amerika. Kasi nga, nandoon ang iyong kamag-anak. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari doon. Hindi lamang sa sinasabi nating social media ka nagbabasa. Di ba? Hindi lamang sa Facebook, sa Twitter ka nagbabasa o kaya sa sinasabi nating internet o sa mga makikita mo sa net o sa internet. Pwede ka rin makakuha ng mga impormasyon tungkol sa ibang bansa, sa mga nangyayari doon, sa balitang pangdaigdig, sa dyaryo o sa pahayagan. Susunod ay balitang panlalawigan. Sabi rito, balitang panlalawigan ay mga sinasabi natin ay isang bahagi ng dyaryo. Mababasa rito ang mga balita tungkol sa mga nangyayari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Tama. Halimbawa, may mga bagong balita na nangyari sa Cebu, sa Davao, o kaya naman sabi natin sa Kapuloan ng Visayas, o kaya naman ay sa Mindanao. O pwede rin natin sabihin mga balita nangyari sa Baguio, sa Isabela, sa sinasabi natin Pangasinan, Ilocos, sa Pampanga. O ano yung mga importanteng mga balita ay pwede natin mabasa sa balitang panlalawigan. Basta pag sinabi natin mga panlalawigan, ito yung mga nangyayari na balita sa iba't ibang panig ng probinsya ng ating bansa. Oh, naintindihan ba ninyo? Ayan, babatiin ko muna itong mga nandirito ha. Ay, ayan si Ma'am Nef Pinalba, Ma'am Julie Sartorio, Ma'am Cindy Baldero Blanco. Magandang umaga sa inyo. Sa mga hindi ko nababati na iba, hayaan nyo, bibigyan ko ng pagkakataong batiin kayo mamaya. Ayan, susunod. Ay sabi natin, pahinang opinyon. Oh, dito, mababasa ang mga personal na opinyon, palagay, at kuro-kuro ng mga manunulat tungkol sa iba't ibang napapanungpaksa o balita. Ayan. So, batiin ko rin si Rochelle Valenzuela ng Three Mahogany. Ayan. Mula yan sa sinasabi natin. Ang Six Rizal. Okay, magandang umaga sa inyo. Merasol, Andrea, Nancy, Liza, Marite, magandang umaga. So pag sinabi nating pahinang opinyon, dito nakalagay ang iyong personal na palagay sa loobin, opinyon o kuro-kuro tungkol sa isang bagay. Halimbawa, sabihin natin ang paksa ay tungkol sa bakuna. Ano kaya ang opinyon ng mga manunulat? O sabihin natin ang tungkol sa lockdown. Ano kaya ang opinyon ng mga manunulat? O halimbawa, mga bata, bibigyan ko kayo ng isang paksa. Ano kaya ang inyong opinyon tungkol sabihin natin na bawal ang paglabas ng mga bata na nasa 18 taong gulang pababa? Ano ang opinyon ninyo? Ayan, pwede yan isulat sa bahagi ng opinyon. Ah, bahagi ito ng isang tinatawag nating pahayagan ha, pag sinabi nating pahinang opinyon. Susunod ay ang editorial. Sabi dito, mababasa rito ang personal na kuro-kuro o pananaw ng patnugot editorial tungkol sa isang mainit at napapanahong paksa. Paalala, hindi lamang ito personal na kuro-kuro ng patnugot o ng editorial. Ito ang kabuang pananaw o kabuang kuro-kuro o opinyon ng mga manunulat o ng dyaryo tungkol sa isang paksa. O,
pag sinabi natin editorial ha, hindi lamang basta patnubot ng kabuuan ng pahayagan. Ito ang kanilang pananaw hinggil sa isang paksa. Karaniwan, pag sinabi natin editorial, meron tayo makikitang mga editorial cartoon. Ang tawag natin dito. Oh, editorial cartoon sa Ingles. Ha? Ito ang sinasabi nating editorial cartoon. Oh. Ito ay isa ring opinyon. Pero ito ay nakaguhit lamang. Samantalang ang sinasabi natin, excuse me, editorial ay ito mismo. Yan ang ibig sabihin natin. Ito mismo yung opinyon na nakasulat. At ito naman ang editorial din, pero ang tawag natin dito ay editorial cartoon. Ayan. Pangulong Tudling ang tawag natin dito pag hindi natin ito tinatawag na editorial. Ha? Malinaw? Okay. Pag sinabi nating editorial, hindi lamang po ito opinyon ng editor o ng patugot. Maaring ang kabuuan ng isang pahayagan. Susunod ay anunsyo klasipikado. Ano ang ibig sabihin nito? Ayan, ang ibig sabihin nito ay ayan, ang ibig sabihin nito dito mababasa ang mga anunsyo ng iba't ibang hanap buhay, ipinagbibili tulad ng sasakyan, bahay, mga kagamitan. Gayon din ang mga pinauupahan, serbisyo o paglilingkod sa iba pa. Pag sinabi nating anunsyo klasipikado, dito makikita natin, o tinatawag din natin itong classified ads. Nandiyan dyan, may binibenta sa sasakyan, o kaya naman ay sinasabi wanted. Ayan, wanted yaya o wanted caregiver o mga naghahanap ng trabaho nandiyan. Kung pwede may mga binibentang bahay, binibenta sa sasakyan. Ayan, mga anunsyo yan. Ayan, susunod ay tanging lathalain. Mababasa rito ang mga artikulong nagtatampok ng espesyal na tao, lugar, pangyayari at iba pa. Dito sa sinasabi nating lathalain, dito sa pahayagang ito, kumbaga, dito mo mababasa yung sinasabi natin, ano ang mga iba pang nangyayari na nasa hindi mabigat na paraan ng pagpapahayag. Kumbaga, pag sinabi nating lathalain, light lang, medyo nakakaaliw, pero may mga impormasyon ka pa rin makukuha. Hindi kagaya ng sabi nating balita, pabigat ang mga impormasyon ating makukuha. Susunod, ang pahinang panlibangan. Sinasabi natin ang pahinang panlibangan, mababasa sa pahinang ito ang mga balita tungkol sa mga artista o showbiz. Gayun din ang mga babasahing panlibangan tulad ng comics, crossword puzzle, horoscope, at iba pa. Diba? Pag sinabi natin dyaryo, meron kang makikita, ayan, nakikita nyo, crossword puzzle, meron pang horoscope, meron pang comics, ito, karaniwan, yung mga gustong maglibang, pwede ninyong basahin ito, pwede kayong sumagot, diba? O pwede nyo sagutan yung mga crossword puzzle, pwede ninyong malaman ang inyong kapalaran ngayon sa pamamagitan ng horoscope. Ayan. Susunod ay ang pahinang sports. Dito mababasa ang mga balita tungkol sa palakasan o sport at mga manlalaro. Karaniwan, may mga tao na mahilig sa sports, ang unang binabasa ay itong pahinang ito. Hindi muna nila binabasa ang mga balita, hindi muna nila binabasa yung mga balita sa
pangunahing pahina o itinatag natin front page, o kaya naman yung mga lathalain, editorial, hindi muna nila binabasa. Merong mga tao na ito ang unang binabasa. Tulad ko, dahil mahilig ako sa sports, ang unang kong binabasa, ano nga ba yung mga kaganapan sa palakas ngayon? Lalo na kung lumaban si ang ating pambansang kamao, si Senador Manny Pacquiao, di ba? Gusto mong malaman yung detalye, yung kung ano ang nangyari sa first round, second round, o kaya may laban ang Gilas Pilipinas, o kaya ang sinasabi nating ang ating volleyball team, andyan din ang sabi natin, ang ASCAL. Ano kaya yung mga balita na pwede nating makuha sa sports? Ito ang ating unang pinupuntahan. Ayan. Sabi rito ni Jonas, bihira na lang po yan sa dyaryo. Tama, di ba? Yung iba, bihira na lang na nakikita natin sa dyaryo yung mga ibang bahagi ng pahayagan. Susunod ay obituaryo. Ano ito? Naglalaman ang pahinang ito ng anunsyo ng mga pangalan ng mga namatay o pumanaw na. Dito inilalagay kung saan nakalagak ang kanilang labi, kung saan pwedeng dumalaw ang mga kaibigan at kamag-anak. Dito nilalagay sa obituaryo ang mga impormasyong iyon. Susunod. Ngayon, dumako tayo sa isang pagkatuto. Gawain sa pagkatuto. Ngayon, ang gagawin natin ay tukuyin ang bahagi ng pahayagang ipinapakita sa larawan. Pili ng mga sagot sa loob ng kahon, isulat ang mga ito sa inyong kwaderno. Titignan natin ha kung ano ang sagot ninyo sa unang larawan. Ang larawang ito ay isang bahagi ng pahayagan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ito ba ay balitang sports, editorial, anunsyo, klasipikado, tanging lathalain, balitang pandaigdig, pahinang opinyon, balitang panlalawigan o pamukhang pahina? Ano kaya ang tamang sagot? Sabi ni Maria Cristina, editorial. Sabi ni Grace Ligara Nyanaleta, editorial. Chandeli, editorial. Michiko, editorial. Chloe, editorial. Bebe, editorial. Angelo, editorial. Tignan nga natin kung tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay editorial. Paano naging editorial? Ayun o, mababasa natin. O, bitay, kailangan nga ba? O, pwede itong naglalaman ng saloobin, di ba? Okay. Ngayon, ito yung sinasaya ating editorial cartoon. Ang susunod, sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot dito sa larawang ito? Ito ba ay balitang sports? Ito ba ay editorial? Anunsyo klasipikado? Tanging lathalain? Balitang pandaigdig? Pahinang opinyon? Balitang panlalawigan? O pamukhang pahina? Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot sa larawang ito? Sabi ni Maria Cristina Saison, anunsyo klasipikado. Chloe Gail Gallo Vergara, anunsyo klasipikado. Oh, meron pa bang ibang sagot dyan? Sabi ni Maripe, anunsyo klasipikado. Lucelle, anunsyo klasipikado. Grace, anunsyo klasipikado. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ayan, anunsyo klasipikado ang tamang sagot. Ayan, ang gagaling ng mga nasa online. Ang gagaling ninyo, tama ang inyong sagot. Susunod ay ito. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Ang handog, impormasyon. Yan yung pangalan ng dyaryo. Ito kaya ay isang balitang sports, editorial, anunsyo klasipikado, tanging lathalain,
Balitang Pandaigdig, Pahinang Opinyon, Balitang Panlalawigan o Pamukhang Pahina. Sa inyong palagay, ano ang tamang sagot? Sabi ni Maria Cristina, ito ay Pamukhang Pahina. Sabi ni Jonas, ayan, sabi ni Belen, ano kaya ang tamang sagot dito? Maria Cristina, Pamukhang Pahina. Melirisa, ano kaya ang tawag sagot dito? Sabi ni Ahmed Mohamed Kamal, Pamukhang Pahina. James Bryant Hernandez, Pamukhang Pahina. Ano kaya ang tamang sagot? Ito ay Pamukhang Pahina. Tatandaan natin, pag sinabi natin Pamukhang Pahina, parating makikita natin ang tinatawag natin kung ano ang pangalan ng dyaryo. Ito yung pinaka, sa pagbinuksan natin, makikita natin, tatambag ka agad kung ano yung pangalan ng dyaryo. Andiyan dyan ang Manila Puliti, Philippine Star, andiyan dyan ang Abante, di ba, yung mga tabloid, meron din na tinatawag na tatalakay ninyo yan pagdating ninyo sa mas mataas na baitang, yung sinasabi nating tabloid at sinasabi nating broadsheet. Pero ngayon, ito muna tayo. Ayan, susunod. Ano kaya ang sinasabi nating bahagi ng pahayagang makikita sa larawan? Ayan, sa larawan ha. Ayan, tingnan ninyo. Ano kaya ang bahaging ito ng larawan? Suspect sa pamamaril sa Tarlac, sumuko na. Ayan. So, ibig, ayan o. Boracay, dinayo ng mga turista. San ba ang Tarlac? San ba ang Boracay? Oh. Ayan. Ano kaya? Ito ay sinasabi nating balitang panlalawigan. Sabi ni Chloe, Chona, ganun din. Maripe, tingnan nga natin, tama. Ang sagot ay balitang panlalawigan. Itong panghuli, tingnan nga natin. Ano kaya ang bahagi ng pahayagang ito? Ang matagumpay na negosyo ni Lisa, bagong punong guros sa RES, ipinakilala na. Ayan. Ano kaya ang sagot dito? Ito ba ay balitang sports, editorial, anunsyo klasifikado? Sabi nating tanging lathalain, balitang pandaigdig, pahinang opinyon, balitang panlalawigan o pamukhang pahina. Sabi ni Maria Cristina, ay tanging lathalain. Ni Chico, tanging lathalain. Chloe, tanging lathalain. Maripet, tanging lathalain. Tignan nga natin ang sagot. Ang sagot ay tanging lathalain. Ayun, nababasa na natin o lathalain. Kaya ang tamang sagot dito ay tanging lathalain. Ayan, ang gagaling ng mga nasa online. Susunod, dumako ulit tayo sa isang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sabi rito, basahin ang sumusunod na sitwasyon, tukuyin ang bahagi ng pahayagan na inilalarawan sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Ayan, una. Katatapos lamang ng kuya mong si Jeremiah ng pag-aaral. Gusto niyang alamin kung saan siya makakahanap ng trabaho. Maaari siyang tumingin sa puwang. Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot? Pag nais niyang maghanap ng trabaho, si Jeremiah ay nais maghanap ng trabaho. Sanang kanyang pubuksang pahina ng dyaryo o pahayagan. A. Pamukhang pahina. B. Pahinang opinyon. C. Anunsyo klasifikado. D. Tanging lathalain. Ang sagot ni Irma, C. Mary Jane, C. Tricia, C. Grace, C. Ang tamang sagot ay
C, anunsyo klasipikado. Bakit? Pag naghahanap ka ng trabaho, ang anunsyo klasipikado ang iyong dapat unang tingnan. Dahil dito nakasaad kung ano-anong mga kumpanya ang naghahanap ng kanilang mga bagong kawani o empleyado. Ikalawa, hindi na panood kagabi ng tatay mo ang laro ng paborito niyang kupunan ng basketball. Dapat niyang basahin ang puwang sa inyong palagay. A. Editorial. B. Obituaryo. C. Anunsyo klasipikado. D. Balitang sports. Ano kaya ang dapat niyang buklatin? Sabi ni Karel, balitang sports. Bebe, sabi ni Bebe, balitang sports. D. Dimple, D. Ayan. John, Leonard, si Tosta, D. Ano ang tamang sagot? Balitang sports. Ayan, ang gagaling. Tama ang inyong mga sagot. Basketball kasi ang pinag-uusapan, kaya balitang sports. Ikatlo, may paparating na malakas na bagyo at ito ang pangunahing laman ng mga balita. Gusto mong malaman ang mga karagdagang detalye tungkol dito. Makikita mo ito sa puwang. O A, pamukhang pahina. B, pahinang opinyon. C, pahinang panlibangan. D, balitang sports. Sa inyong palagay, saan kaya makikita? Ano ang tamang sagot? Sabi ni Grace, A, pamukhang pahina. Sabi ni Tricia Flores, A, pamukhang pahina. Chona, sabi A, Tricia, Grace, A, ano ang tamang sagot? Pamukhang pahina. Tama kayo. Ika-apat. Nais ng kaibigan mong si Clara na malaman ang mga opinyon tungkol sa isyu ng bakuna laban sa COVID-19. Mababasa niya ito sa puwang. A, editorial. B, balitang panlalawigan. C, tanging lathalain. D, pahinang panlibangan. Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot? Editorial, balitang panlalawigan, si tanglet halain o pahinang panlibangan. Sabi rito, editorial ni Maria. Sabi ni Grace, B. Sabi ni Tricia, B. Ano kaya? Oh, opinyon. Ayan, opinyon. Sabi ni Chloe, A. Emily, A. Sabi ni Marife, mangugtong, A. Ang tamang sagot ay editorial dahil naglalaman ito ng opinyon. Ayan. At panghuli, panglima, nagtatrabaho bilang nurse ang nanay mo sa ibang bansa. Nais mong makibalita tungkol sa lagay ng mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Mababasa mo ito sa A. Pamukhang pahina. B. Balitang pandaigdig. C. Balitang panlalawigan. O D. Balitang sport. Sa inyong palagay, ano kaya ang dapat natin buklatin? Sabi ni Maria, balitang pandaigdig. B. Grace, B rin ang sagot. Angelo Carl Toreno, sabi B. Balitang pandaigdig. Karandang Ana Bernales, excuse me, B. Ang sagot din. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay balitang pandaigdig. Tama kayo. Oh, yan ha, napag-aralan natin ang tungkol sa sinasabi nating mga balita. Bahagi ng pahayagan. Oh, hanggang sa muli, itutuloy natin ang ating aralin sa susunod na linggo. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating aralin sa unang linggo. Tatanda natin ha, ang ating aralin sa unang linggo at ikalawang linggo ay pareho lang, itutuloy natin ang pag-aaral. Pero bago ako magpaalam, maiiwanan akong kataga sa inyo. Paalala ha, mag-aral ng mabuti mga mag-aaral dahil ang edukasyon ang tanging mong sandata
para sa mas matatagmong kinabukasan. Oh. Paalam mga bata, magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Ako si Ginoong Alvin C, ang inyong tutor sa MTB MLE Baitang Ikatlo. Tagalog ha. Okay. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!